Tagumpay. Ngayong araw ay Miyerkules at katatapos lamang ng eleksyon. Isa din 'yon sa dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-vlog. Masaya kasi napayapa ang eleksyon dito sa Pilipinas. May konting lugar na mayroong konting kaguluhan pero na-control naman nila. Ang dahilan din kung bakit hindi ako nakakapag-vlog dahil nag-eleksyon nga. Marami kaming ginawa dahil sa mga nakakaalam diyan ng mga subscriber ko. Ako ay nagtatrabaho sa City Hall of Cabuyao. Okay? So, hindi na importante yun. Natapos ang election at move on na tayo lahat. At okay na yun. Pero, may isang issue sa akin na hindi nila matanggap kung bakit nanalo si Bong Revilla. Guys, accept the fact na meron siyang issue before na nagnakaw siya sa bayan. So, guys, ito yung dahilan kung bakit malakas pa rin si Bong Revilla. Guys, hindi lahat ng tao alam na nagnakaw si Bong Revilla. Tapos, hindi lahat nagsosocial media. Kasi diin na diin sa social media na nagnakaw siya. Eto guys, eto yung gusto ko malaman nyo. Hindi lahat ng tao nakakapag-Facebook. At never, at hindi pala never, bibihirang ipalabas sa TV kung may TV man ang iilan na mga tao na nagnakaw sila at nakulong. After nun, hindi na yun pinalabas. Okay? Nag-move on na sila ngayon. So, ngayon, ang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Kaya nanalo pa rin si Bong Revilla. Dahil iba yung ginawa niya sa TV noon. Di ba? Nag-artista siya. Iba yung nagawa niyang kapit o pangalan o muka o pangalan na ginawa niya sa TV na tumatak sa tao. Alright? At kilala pa siya. Ganito yan, guys. Hindi mabubura nung sinasabi niyong issue na magnanakaw. Okay, nandun na tayo. Kung totoo man yung nagnakaw, wala pa kalam doon sa issue na yon. Ang gusto ko ipaliwanag dito, kung bakit ano ang naging sistema o ikot cycle nung panahon na kung bakit nanalo si Bong Revilla kung meron siyang issue na ganun. Okay, pasensya na pala, cellphone lang gamit ko. Ganito yan. Si Bong Revilla, nagbayad siya ng commercial niya sa TV, yung napapansin nyo, yung budot, at malaking factor yon. Okay, ito yung explanation dyan. Sa social media, magte-trending ka or makikilala ka kung magaling ka or mukha kang tanga. Or yung nasa level na pinagtatawanan ka. Okay? Yun yon. So, yung video ni Bong Revilla, wala siyang pinangako doon. Pero yung video niya na budots, technique yon. Ang budots ay isa sa viral music video na nag-viral noon at tumatak sa tao. So, yun ang ginamit niya. So, tumatak yung video niya na budots, okay guys, yung budots, at yon ang nakapag-trending at tumatak sa tao. Pinagtatawanan natin, ganyan-ganyan. So, habang pinagtatawanan natin siya, sa loob ng maiksing panahon, nag-trending siya, ganyan-ganyan, pinag-uusapan. So, tumatak sa isip ng tao na Bong Revilla, Bong Revilla, Bong Revilla, Bong Revilla. So, which is, dun sa mga basher, dun kayo mali. Okay? Dun kayo nagkakamali. Yun ang tumatak sa inyo. Alright? Nagkakamali kayo na, yun ang sineshade nyo, Bong Revilla, Bong Revilla, Bong Revilla. Ayun, siya ang nanalo. Okay? Magulo ba? Pero siguro naiintindihan nyo. Nasa sobrang pambabash natin sa kanya. Ito yan guys, may isa pa pala akong explanation. Wala siyang pinagkaiba kay Marlo. Okay, kilala si Marlo? Arizala ba yon? Okay, yung pangit na gumawa po. Sa sobrang pambabash niya sa kanya, doon siya sumikat. Okay? Doon siya sumikat sa sobrang andami niyang basher, andaming nag-hate sa kanya, sumikat siya. Ganun lang yon. Guys, kung ang isang bagay ay hindi pinag-uusapan, hindi na yan boboto. Okay? Hindi na iboboto ng tao yan. Kaya lang pinag-usapan ng tao eh. Okay? Kaya, yun ang, base sa akin, yun ang naging rason kung bakit manalo pa si Bong Revilla. So, move on na tayo guys. Nandiyan na yan, panalo na si Sir Bong Revilla. Hindi ako against sa kanya, pero syempre may issue lahat naman, nangyayari yun. Bigyan natin ng second chance, yung mga tao nga, ganun, okay? Nagnakaw yung sa bayan si Bong Revilla, sabi daw, pero pinagbayaran niya, at pinakita naman na nakulong, tapos binigyan ng pagkakataon na tumakbo ulit bilang senador, at thank you ate, may nagbibigay sa akin, bait-bait ni ate. Bigyan natin ng pagkakataon na makapaglingkod ulit sa bayan at natapos na yon. Sabi nga, ang pagpapatawad ay dapat lagi natin ginagawa. So guys, natutuwa lang ako dahil masaya lahat, may masaya, may malungkot, at ganun talaga sa laban, may talo, may panalo, at bilang katagumpay nyo, katagumpay ko kayo, katagumpay nyo ako, sana kung sino man yung mga nagtagumpay ay mahalin natin. Okay? So, guys, maraming salamat. Start tayo ng bagong simula. At please, subscribe niyo yung button sa baba. Please subscribe and click the bell notification para ma-notify kayo palagi. Maraming salamat. This is your man, JTB again. See you next.
Bye-bye.